Wife? Tawag ni Uncle Ed. Ngunit napagtanto niya na wala ng dalaga sa kanyang mansyon. Siguro, she needs some space to think. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang 16 na kabanata. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkahalikan ay naramdaman ni Uncle Ed na hindi na nagre-respond si Andrea at doon niya napagtanto na tulog na pala ang dalaga. Sleepyhead, bulong ni Uncle Ed sa nakatulog ng si Andrea. Hinalikan niya ito sa noo at nagtungo na sa kanyang sariling kwarto. Nagising na lamang si Andrea dahil sa sikat ng araw na pumasok sa kwarto nito. Napamulat ang dalaga at napagtanto na wala siya sa kanyang silid at doon niya naalala ang mga ginawa. Nakita naman niya ang notes ni Uncle Ed sa gilid ng kama at merong cookies doon at gatas. Agad na umalis si Andrea sa bahay ni Uncle Ed matapos kainin at inumin ng gatas at cookies. Matapos noon ay bumalik na siya sa kanilang bahay dahil officially na nasa kanya na ang mansyon ng kanyang ama at nakuha niya na din ang kanyang mana. Malungkot na nagtungo sa silid si Andrea at kinuha ang album ng kanilang pamilya. Lagi pala siyang kasama sa larawan namin ni Dan. Bulong ni Andrea sa sarili at pinagmasdan ng mga larawan at unti-unting nagsibalikan ang mga alaala ng kahapon na pinaglipasan na ng panahon. Miss ko na kayo, Mom and Dad. Sa puntong iyon, ay lumuha na si Andrea at hindi na napigilan pa ang sakit na nadarama. Itinabi iyon ni Andrea at nagtungo sa hardin ng kanilang mansyon. At isang alaala ni Uncle Ed ang kanyang naalala. Muling napahikbi ang dalaga. Hindi man niya aminin sa sarili, ay labis na hinahanap niya ang presensya ng asawa. Nakakaasar. Bakit ba lahat ng sulok na itong mansyon naaalala kita? Umiiyak na wika ni Andrea sa kanyang sarili. Umalis na lamang siya at namasyal sa mall, ngunit naaalala niya pa din doon si Uncle Ed. Umuwi na lamang si Andrea at nagmukmok sa kanyang silid. Samantalang si Uncle Ed naman ay excited na umuwi dahil akala niya ay naroon pa din si Andrea. Wife? Tawag ni Uncle Ed kay Andrea, ngunit tahimik ang mansyon. Doon niya lamang napagtanto na wala ang dalaga sa kanyang mansyon. Napahilamos na lamang si Uncle Ed sa kanyang sarili at pagod na naupo sa kanyang sofa. Siguro she needs some space to think. Bulong ni Uncle Ed sa sarili pero bigla niyang nakita si Andrea na pababa ng hagdan at nakangiti ito sa kanya. Wife! Nakangiting wika ni Uncle Ed at napatayo pa. Ngunit bigla iyong naglaho dahil isang alaala lamang pala iyon. Damn, I need to fix this. Sabi ni Uncle Ed at lumabas na ng kanyang mansyon. Tinahak niya ang daan patungo sa mansyon nila Andrea. Sir, bilin po ni Senyorita na huwag po siyang istorbohin. Rinig ni Andrea ang pag-uusap ng katulong at ni Uncle Ed. Para bang bigla siyang nakadama ng excitement. Pero napalitan din iyon ng sakit at inis. Wife! Kumatok pa ito ng ilang beses bago tuluyang nanahimik ang pinto ni Andrea nang maramdaman niya na wala ng tao ay sumilip siya sa bintana ng kanyang kwarto at nakitang umalis na si Uncle Ed. May parte ng puso niya na gusto itong kausapin ngunit nangingibabaw sa kanyang sakit. Halos araw-araw napunta si Uncle Ed sa mansyon nila Andrea at laging sinusuyo ang dalaga. Ngunit palagi itong sawi na makausap ang dalaga. Andrea, kausapin mo naman ako! Ito na ang 15 araw na panunuyo ni Uncle Ed sa dalaga. At hanggang ngayon ay hindi pa din siya nito kinakausap o kahit nilabas man lang. Sawing umalis si Uncle Ed at umuwi sa kanyang mansyon. Uminom at nagpakalango ito sa alak. Andrea, banggit ni Uncle Ed sa ngalan ng dalaga.
Why do you need to do this? Nakakunot noong tanong ng dalaga. Because you've been avoiding me. Sagot ni Uncle Ed at hahalikan sana ang dalaga, ngunit bigla itong nawala. Damn it! Sigaw ni Uncle Ed at ibinato ang bote ng alak na kanyang hawak-hawak. Para bang mababaliw siya dahil sa ginagawang pag-iwas ng dalaga sa kanya. Wari niya ay sobrang bigat ng kanyang damdamin at wala nang masasakit pa doon. I love you, Andrea. Why do you need to do this to me? Galit na tanong ni Uncle Ed at napayuko na lamang. Samantalang si Andrea ay iniisip kung pupuntahan niya ba si Uncle Ed o hindi, pero labis ang kabang kanyang nararamdaman. Nagdesisyon si Andrea na magtungo sa mansyon ni Uncle Ed at naabutan niya itong nakayuko. Kita niya ang basag ng mga bote at ang kamay ng lalaking dumudugo. Agad na kinuha ni Andrea ang first aid kit. Uncle? Tawag dito ni Andrea at hindi pa din maiwasan na tawagin itong uncle. Hindi naman sumagot ang lalaki, kaya napagtanto ni Andrea na nakatulog na ito. Inayos niya ito ng pagkahiga. Hinubad ang sapatos nito at kumuha ng panyo at tubig. Pinunasan niya ito at ginamot ang sugat nito sa kamay. Nilinis din niya ang mga basag na bote bago umalis sa bahay ng asawa. Mabilis siyang bumalik sa tahanan at nakatulog na ng mahimbing. Kinabukasan ay masakit ang ulo ni Uncle Ed at nakita niya na malinis na ang kanyang bahay at ginamot na ang kanyang sugat. Wife? Tawag niya kay Andrea ngunit wala ito doon. Nakatanggap naman ng text si Uncle Ed sa kanyang secretary kaya agad siyang nagpunta ng opisina at itinutok ang sarili sa trabaho. Isang linggo nang hindi umuwi si Andrea pagkatapos niyang mabasa ang mga sulat. Kaya napag-isipan niyang umalis sa bahay na yon para humupa man lang ang sama ng kanyang loob. Agad siyang nagbihis para pumuntang grocery store para mamili ng mga kailangan niya at ng mga pagkain habang hindi pa siya nakakabalik ng mansyon. Pumasok siya sa grocery store nang may humawak sa kamay niya at napatigil siya nang makita kung sino ito. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko na ayaw kitang makausap? Tiningnan ni Uncle Ed si Andrea bago ito nagsalita. Pwede ba nating pag-usapan ng mga nangyari? Nandito ako para sabihing umuwi ka na. Paano naman natin ito maaayos kung pilit kang lumalayo? Andrea, mahal na mahal kita. At alam ng Diyos yun. Hinanap kita kung saan-saan. Halos mabaliw na ako kung saan ba kita dapat hanapin. Tuloy-tuloy ng pagbagsak ng mga luha ni Andrea dahil sa sinasabi ng asawa at dahil na din sa sama ng loob at frustration, kaya niya nagawang umalis nang walang paalam. Ngunit hinawi lamang ni Andrea ang kamay ni Uncle Ed at pumara ng taxi. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang kanyang ginawa. Pagdating sa kanilang bahay ay nakatanggap siya ng text mula kay Uncle Ed. Nandito ako sa labas ng bahay mo. I will not leave here hanggat hindi mo ako kinakausap. Pagbasa ni Andrea sa text ni Uncle Ed sa kanya. Dumungaw sa bintana si Andrea at nakita niya si Uncle Ed na nakatayo doon. Senyorita, nandyan po si Uncle Ed. Wika ng isa sa mga katulong. Aalis din yan. Malamig na tugon ni Andrea at nagtungo na sa kanyang kwarto. Ngunit isang oras na ang lumipas ay nanatili pa din si Uncle Ed na nasa labas ng mansyon nila Andrea. Seryoso siya? Bulong ni Andrea sa sarili at sakto naman ang buhos ng ulan. Doon na nag-alala si Andrea at kumuha ng payong at nilabas si Uncle Ed. Ano? Papakamatay ka ba? Bakit mo ba kailangan gawin yun? Napaangat ang tingin si Uncle Ed nang mapagtanto na si Andrea palang nagpapayong sa kanya. Andrea! Banggit ni Uncle Ed sa pangalan ng dalaga at bigla na lamang itong nawala ng malay. Manang tulong po! Sigaw ni Andrea at agad na pinasok ng mga ito si Uncle Ed sa loob ng kwarto.
Ay, pambihira. Ang tigas kasi ng ulo mo. Alam na mahina ang resistensya, pinapabayaan pa ka sarili. Wika ni Andrea at hinubad ang t-shirt ni Uncle Ed. Manang, pakuha po ako ng tubig at towel. Ang init niya eh. Wika ni Andrea sa katulong at agad naman sinunod ito. Ito na po. Agad na pinunasan ni Andrea si Uncle Ed upang humupa ang init nito. Andrea? Bigkas ni Uncle Ed sa pangalan ng dalaga nang makita nito ang presensya ng sinisinta. Shhh, magpahinga ka na lang dyan. Stop talking. Saway ni Andrea kay Uncle Ed at pinahiga si Uncle Ed. Hindi nakinig ang lalaki at hinila si Andrea. Hinalikan nito ang dalaga at bigla na lamang nakatulog. Napailing na lamang si Andrea sa ginawa nito at hindi makapaniwala. Matapos noon ay kinumutan na lamang si Andrea ni Uncle Ed matapos itong bihisan. Kinabukasan ay maagang nagising si Andrea at nagluto siya ng lugaw at nagtungo sa kwarto kung saan naroon si Uncle Ed. Andrea? Agad na umupo si Uncle Ed nang makita si Andrea na pumasok sa silid at tatayo pa sana ito. Ngunit sinaway siya ng dalaga. Don't move, ang taas ng lagnat mo. Bakit pa pinabaybayaan mo sarili mo? Tanong ni Andrea kay Uncle Ed. Because you're ignoring me. Wika ni Uncle Ed. Stop, just eat this. Susubuan kita. Wika ni Andrea at sinubuan si Uncle Ed. Nakatitig lamang si Uncle Ed kay Andrea at hindi maiwasang mapangiti. Just rest. Bili ni Andrea bago lumabas sa silid na yon. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Uncle Ed. Tumayo ito at naligo. Inayos din niya ang kama at bumaba. Diba bilin ko sa'yo na doon ka lang? Bakit bang tigas ng ulo mo? Inis na wika ni Andrea kay Uncle Ed. Shh! You're not my mom! Wika ni Uncle Ed at hinapit si Andrea at niyakap. Stop this! Nakakahiya! Pinagtitinihin na nila tayo! Saway ni Andrea kay Uncle Ed. I can even kiss you in front of anybody. Wika ni Uncle Ed at hinalikan si Andrea. Nahihiyang umalis doon si Andrea at natawa naman si Uncle Ed. Talagang namiss niya kung paano kiligin sa kanya si Andrea. Kahit hindi nito ipahalata, alam niya na mahal siya nito. Bakit ka pa nandito? Mataray na tanong ni Andrea kay Uncle Ed. Tumawa naman si Uncle Ed at hinila si Andrea. Don't pretend, wife. I know you missed me too. Wika ni Uncle Ed at pilit naman kumakawala si Andrea. Ngunit mahigpit ang hawak sa kanya ni Uncle Ed. Fine, oo na, namiss kita. But I have a question to clarify this damn feeling. Pag-aamin ni Andrea at humarap kay Uncle Ed. Anything. Just to make you okay. Wika ni Uncle Ed at titig na titig sa dalaga. Halata na in love ito kay Andrea sa mga ginawa pa lang nito ay halata na ang lalaki sa tunay nitong nararamdaman. Do you really love me? Or you love me because I look like my mom? Diretsong tanong ni Andrea sa lalaki. Natawa naman si Uncle Ed dahil sa tanong ni Andrea. Don't laugh! Inis na wika ni Andrea sa asawa. You're really jealous to your mom? Umirap lamang si Andrea at nagsalita. Do I look like I'm jealous? Siyempre gusto kong malaman if you really love me. Nakataas ang kilay na wika ni Andrea. Napatango naman ang lalaki at sumagot sa tanong ni Andrea. Yes, of course. I really love you. I love you endlessly, forever and ever. Like what I've said, it was just a crush, but you are my first love. Wika ni Uncle Ed at natawa naman ang mga katulong. Di kami naniniwala. Singit ang mga ito na ikinatawa ng dalawa.
really love you, wife. Siniil ni Uncle Ed ng halik si Andrea. Ikaw ba, mahal mo ba talaga ako? Tanong ni Uncle Ed sa dalaga. Ngumiti at tumango naman si Andrea. Magsiselos pa ako kung hindi kita mahal? Natatawa naman si Uncle Ed dahil sa bibig na mismo ng dalaga, lumabas na nagsiselos ito. Sabi mo hindi ka nagsiselos, pero ngayon ganyan ang sinasabi mo. Ano bang totoo? Nakangiting tanong ng Uncle Ed niya sa kanya. Shh, bahala ka nga mag-overthink. Wika ni Andrea at nagyakap pa ng dalawa. Ngunit biglang may dumating at sumira ng moment ng dalawa. Senyorita Andrea, nandito pong stepmom mo at sila Trixie. Wika ng kasambahay at pumasok ang mga ito. Can we talk, Andrea? Wika ni Matilda at lumapit sa dalawa. At dito na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Ano kaya ang pakay ni Matilda at pumunta ito sa mansyon ni Andrea? Ano kaya ang kanilang pag-uusapan? Tuluyan na rin kayang mapatawad ni Andrea si Uncle Ed? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!